Welcome back sa akin channel, Casey Concepcion. May ibinunyag sa publiko tungkol nga dito sa panlulustay di pano ng mag-amang Kaki at Kiko Pangilinan sa pera ng kanyang inang si megastar Sharon Cuneta. Panoorin at pakinggan hanggang sauli ang bidyong ito para sa buong detalye. Well, sabi nga nila walang sekreto o baho ang hindi mangangamoy sa tamang oras, katulad na lamang sa pambubulgar di umano ng mag-isang anak ni Nagabe at Sharon Cuneta na si Casey Concepcion tungkol sa totoong baho ng kanyang father-in-law na si Kiko Pangilinan at kapatid na si Kaki. Kalat na sa social media community ang paglulustay ng mag-amang Kiko sa pera di umano ng kanyang asawang si megastar Sharon Cuneta, kung saan milyong-milyong halaga na ang lumabas sa mga pinagpaguran ni Ate Shawi sa kanyang pagtatrabaho sa showbiz ng ilang dekada na ang nakakalipas. At sa kanyang recent interview sa programa ni Christopher Min at Romel Chica nito lamang December 21, 2023 sa 1PH ng TV5, maraming mga pasabog ang binitawan ni Casey Concepcion, kung saan inuldukan nito ang ilan sa mga nagsisilabasang isyo sa iwalayan ni Mano ng kanyang inang si Sharon Cuneta at sa kasalukuyang asawa nito na si Kiko Pangilinan. Maraming espekulasyon nga ang nagsisilabasan tungkol dito at ilan lamang ang isyo sa pagiging matamlay na raw na relasyon ng dalawa, kung kaya nagkakaroon na naman daw ng kagustuhan itong si Sharon sa kanyang dating asawang si Gabby Concepcion. At ilan din sa mga isyong bumabalot sa iwalayan ng dalawa ay ang third party dumano, at ilan nga sa mga sangkot na mga personalidad ay ang kanyang leading man sa pelikulang The Family of Two na si Alden Richard, kung saan pinalaki ng gusto ng mga Martes ang tungkol sa isyong ito para lamang bumenta ang nasabing pelikula ng dalawa. Sa gitna ng mga usapin patungkol sa mga pag-iwalay ngayon ng mga celebrity couples na kinibibilangan Nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, Kim Cho at Sian Lim, Sara Labate at Richard Gutierrez, Mabili Gaspi at Kailin Alcantara, naging matunog rin ang hakaka na nanganganib na nga ring magtapos ang relasyon ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, at ang isa rin sa mga mitya ng mga naturang isyo ng iwalayan ng dalawa ay nagsimula ang usaping ito na magbahagi si megastar ng isang cryptic post sa kanyang social media patungkol sa loyalty at kusang pakikipaghiwalay para sa sariling kapakanan. Ayon sa naging payag ni Sharon Cuneta, isa siyang loyal na tao at hindi siya mangiiwan dahil mayroon na siyang iba, kundi para ito sa kanyang sarili, para sa kanyang peace, sanity, respect at dignity. Lalo pang lumakas ang isyu na nasa bingit na sila ng pag-iwalay ni Kiko Pangilinan dahil sa pagsisiwalat ng megastar sa kamakailang vlog ni Luis Manzano, kung saan sinabi niya na natupad na ang lahat ng kanyang kahilingan sa kanyang buhay maliban sa pagkakaroon ng stable marriage life. Inamin rin ni Sharon Cuneta na bagamat matagal na silang magkasama ni Kiko Pangilinan ay hindi pa rin nila maiwasan ang mga struggles nila bilang mag-asawa. Isa sa mga dahilan nito ay magkaiba ang kanilang priority sa kanilang buhay. Samantala, may mga nagsasabi naman na normal lang naman daw sa pagdadaanan ng isang pamilya ang pinagdadaanan ngayon ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Marami rin ang naniniwala na malalampasan pa rin ni Sharon at Kiko ang kung anumang pagsubok na kinakarap nila sa ngayon. Pero sa sinabi nga ni Casey na iyon sa kanyang interview sa Christie Per Minute tungkol nga sa nauubos na raw na pera ng kanyang inang si Sharon Cuneta, kaya patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho sa showbiz industry, ay nagbigay ng malaking palaisipan sa taong bayan kung bakit nangyayari ito sa buhay ng megastar. Hindi man pinangalanan at tinukoy ni Casey ang totoong dahilan sa pagkakaubos ng pera ng ina, marami ang nagsasabi na kagagawan nga ito ng mag-amang Kiko at Kaki dahil na rin sa nakaraang election 2022, kung saan nakaubos umano ang pamilya ng halos 70 milyon pesos na ginamit sa pangangampanya. Matatandaang tumakbo sa pagka-vicepresidente si Kiko noon, pero hindi ito pinalad manalo sa katunggali nitong si Enday Sara Duterte. Isa pa sa mga dahilan raw dito ang magarbong lifestyle ni Kaki sa kanyang pag-aaral sa New York, kung saan nakatera ito sa high-end condo sa nasabing estado ng Amerika na may halagang $6,000 ang binabayarang renta kada buwan. Yun naman pala kay gano'n na lamang ang hinanakit ni Casey sa kanyang inang si Sharon Cuneta.
at sa kanyang pangalawang pamilya. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.